Hello everyone, welcome back to WeCrave. My name is Darlen and welcome to Sugar Rush! Here in Sugar Rush, we will teach you how to create desserts the easiest way possible to satisfy all your cravings without the hassle. So ito na nga guys, episode 2 na tayo, and in today's episode, we will be needing 3 ingredients. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple, ganun lang kabilis, pero ganun din kasarap. Okay, so to start, we will be needing graham crackers, crushed Oreo, and creme densada. So, bakit creme densada? Diba sabi nga namin, ang goal namin dito sa Sugar Rush is to create desserts the easiest way possible. The usual kasi na graham, ang ginagamit is all-purpose cream and condensed milk. So, dito, since meron naman tayong available ng creme densada sa mga grocery, mas pinili namin ang creme densada na lang ang gamitin, which is cheaper, tsaka isa na lang. So, sa halip na dalawa, pag mimixin nyo pa yung all-purpose cream and condensed, ito na lang para 2-in-1 na. Tapos, you have to refrigerate this overnight para ganito yung ano niya. Ganito yung texture na hindi natatapon. Para ready to make na tayo. Okay, so ang binalik kong graham crackers, yung ganito na kalaki para cheaper din siya. Just in case, kulangin kayo. Ito, ganito. Ilayer nyo lang siya ng ganito. Yan, ganyan lang. Pwede nyo sabihin sa mga ano bata, sa mga kids nyo, natulungan kayo. Kasi sobrang dali lang niyang gawin. Ganyan lang. Kahit hindi naman siya ganyan ka-perfect. Tapos, gamitin natin itong creme densada. Okay, so disclaimer, mali pala na i-refrigerate natin siya. Pag creme densada pala, dapat gamitin na lang natin siya as is. Tapos, ayan. Although kasi, mas madali siyang i-prepare, at least after nito, kahit hindi mo na siya i-ref, pero kayo, bahala kayo. Depende sa trip nyo. Okay, so nagkaroon tayo ng konting problema lang dito sa creme densada. Disclaimer ulit, pwede pala. Pwede pala naka-ref siya muna bago nyo gamitin. Kasi dapat, haluin nyo muna siya. Yun pala, haluin nyo muna siya bago nyo siya ilagay dito sa graham yun. Kasi yung liquid pala, nangipon sa ilalim. So, okay, balik na tayo dito. Haluin ko lang. So, mano-mano na lang to. Malaking spoon, tapos dito na lang natin siya sa kanin mix. So yun nga, since nagkaroon tayo ng konting problema dito sa creme densada natin, much better kung kukuha tayo ng bowl para dito natin siya haluin para easier din na mag-mix siya together. Okay, ganyan lang. Tapos i-mix nyo lang siya ng ayos dito para pag nilagay nyo siya dito sa graham, diretso na. Laging graham sauce, ganun lang kasimple. Ako, mas gusto ko kasi yung mas madaming sauce kasi pag ni-ref nyo siya after, lalo na pag kinabukasan nyo pakakainin, nasisip-sip kasi ng graham yung liquid. Kaya siya lumalampot. And kaya din siya kailangan i-ref muna before eating kasi para manuot dun sa graham yung creme densada. Yan, ganyan lang. Tapos i-press nyo siya ng konti para pag nag-slice kayo, hindi siya parang may space sa gitna. Dapat i-press nyo siya ng konti hanggang sa ma-feel nyo yung sunod na layer ng graham. Tapos, add lang ulit kayo ng sauce. Ako, personal preference ko makapal talaga. Para kahit isang slice, sulit na. Tapos, graham ulit. Punuin natin itong baking. Press nyo lang ulit siya. Tapos, so, siguro last 2 layers na tayo. Kasi po, ubus na din itong last layer ng graham, ilagay niyo lang lahat ng tirang sauce sa ibabaw. Tapos sa toppings, regarding sa toppings, depende sa inyo kung ano gusto niyong ilagay, pero yung very common is mango, Oreo, marshmallow, chocolate.
Depende kung ano yung available and kung ano yung mura, kung ano yung prefer nyo. Sa amin today, ang gagamitin namin is Oreo, crushed Oreo lang. Para kahit yung mga kids, makakain nila. Kasi minsan yung ibang bata, ayaw nila ng mangga kasi hindi ka sure kung matamis or maasim siya. So para lang sure tayo na match siya dito sa Graham, Oreo na lang. Okay, tapos ito, last, yung toppings. We'll be using Oreo crushed. Kung wala kayong mabilhan ng Oreo crushed, pwedeng bumili kayo ng regular Oreo. Tapos, manual na lang ulit. Bigtikin nyo na lang. Ayan. Lagay lang natin. Tapos, i-cover nyo lang lahat para naman nice siya tingnan. Itong Oreo na to, masisipsip din ito yung ano, yung cream tensada. Kaya okay lang kahit makapal para mukhang appetizing. Ayusin nyo lang yung presentation. Feel free to add more para mas masarap. Since makapal naman yung Graham natin. Magayon na natin siya. Tapos pwede din kayong mag-add ng kahit ano talaga gusto nyo, pwede nyo ilagay. Depende sa inyo kung anong gusto nyo magmamatch dito sa Graham na ginawa nyo. Ako kasi, itong crushed Oreo, tapos para lang medyo kaiba ng konti yung lasa. May konting kakaiba naman sa Oreo Graham. Bagdagan natin ng white chocolate. Okay, so ito na guys. Tapos na yung Oreo Graham natin. It's just 3 simple ingredients. Yung full recipe, ilalagay namin sa description box down below. And if you have any comments or any requests sa mga susunod naming episodes, just please feel free to leave a comment on the comment section also down below. So, yun lang guys. Once again, this is me. My name is Darlen, and thank you for watching Sugar Rush! Para mas mabilis siyang... So,